guys! Welcome to my channel! So, ang gagawin po natin ngayon, dahil Sunday, walang pasok, hindi ako pumasok. Really? So, para meron naman tayong time sa pagluluto. Minsan lang po, itong gawin, yung pagluluto. Hindi po ako expert. Oh no! Try ko pong magluto ng tokwat baboy. Wow! Magtotokwat baboy po ako ngayon. Try-try lang. Try nating magluto paminsan-minsan para kahit papano naman hindi yung puro lang tayo bili. So, yun guys. Pakita ko sa inyo. So, ito po yung gagawin natin. Ayan, yung tokwa. Tapos, sili. Yung nabiling sili ng asawa ko may, ano no, may bulok. Tanggalin natin yan. Ayan, sili. Tapos yung bawang, sibuyas na ang lalaki. Yan, tapos paminta, dudurugin na lang natin yan. Then, ito guys. Ayan, yun yung karne. Siyempre, pipritohin muna natin yan. Bago natin igigisa. Yan. Ganun po ang pagluto ko. Pacham. Pacham. Tapos yung oil. Ayan, binili ko. Then, asin. Yung salt namin. Ayan. Ang laki ng lalagyan. Wala naman laman. Yun po yung salt namin. So, yan guys. Ang una muna natin gagawin ay pipirituhin muna natin yung karne. Habang nagpiprito, di nagagayat na tayo ng yung sangkap. Ayan guys. Ayan, magluluto po tayo ngayon dahil ubusan kami ng gasol. Kaya dito muna ako magluluto sa labas. Ang gamit ko ngayon ay super kalaw. Yun guys, ha, bihira na nga ako magluto. Tapos kung kailan ako magluluto, yun pa, naubusan pa ako ng gasol. Tayo magluluto sa labas. Ayan guys. Alam nyo guys, takot akong magluto ng fried kasi syempre mainit. Ayan guys, naubusan po kami ng gasol kaya dito muna po ako magluluto sa labas. Yun, ang gamit ko ay super kalan. Yun, meron kami extra na in case of maubusan kami tapos walang budget, syempre mahal yung gasol. Kaya dito muna kami sa Mura, 200 lang, 200 pesos. Wow! Nalagyan ko sana siya ng kalang kasi sabi ni po yung ano ang aking gasol. So, ito guys, ayan, ipiprito lang natin to. Pala mo expert magluto. Oh, yun dong daw, dong. Ayan, nakakatakot mag fried fried. Uulis kayo dyan. Excited. Excited ako magluto. Ayan.
pantay na, wait ka lang. Ano ba malalaman na nung minute na yun? Dito. Ayan, more tanong. Magaling kasi ako magluto, expert. Really? Siyempre guys, habang nag... Ay, pag wala akong nakuha ako sa ito. Gamay tayo. Disponso mo ng oras. Hindi na kita yung mama. Nag-diet na tayo ng sangsa. And guys, mainit na siya. Lahin ko to guys yung mga lamang. Kasi natatakot ako maglagay ng... Yan guys, oh. Habang nagtiprito tayo, mag-diet na tayo ng sibuyas. Ay, bawang pala. Unahin natin yung bawang. Kasi masakit yung sa mata yung sibuyas. Napapaiyak ako nito. Tapos ito guys, ayan, sobrang lalaki naman ng sibuyas na nabili ng aking hubby. Diyan lang ito binili sa tindahan. Alam nyo guys, ang pagluluto ay hindi ko talaga ito hilig. Hindi talaga ako marunong magluto. Tapos minsan, gusto ko ding matuto kaya nagsisearch ako sa YouTube. And guys, uy! Gusto natin yung camera mo alam lagi. And guys, atin ang sick mo siya. Oh, kita nyo, nakagwantos ako. Ay. Hey! Nasakit ng ulo ko guys pag ganitong patak-patakbo ako. And guys, dahil nagsalamsik talaga siya. Para ako nito pupunta sa taniman para hindi ako mabilad, para hindi ako umitin, tapos magluluto lang pala. Ayan guys ha, oh. Ay nagsip, alam nyo guys nasakit na yung ulo ko kasi pag napilamsik siya tatakbo ako, kaya dito ako nagluto kasi pag sa, pag sa loob ako nagluto maliit yung space ng kusina namin. Pag tatakbo ako kasi napilamsik, di ayan. Kita nyo guys. Guys, yung nabili kong, ano, tawali, yung frying pan. Non-stick siya, kaya hindi nabitik. Lalo na siguro pag nabitik ito, siguro hirap na hirap talaga ako nito sa pagluluto. Ayan guys. Ayan, matigil na yung ano niya. Matigil na yung pagtitilamsik niya. Natakot sa akin jacket. Cute. Ang kita pala pag ganito nagluluto, dapat nun ko pa ito ginagawa. Kasi pag nagluluto ako, tapos yung natilamsik siya, takbo ako ng takbo. Really? Tapos yun nga, minsan, ay wala naman akong guwantos noon. Ay buti ngayon, binigyan ako ni Ina. Ayan. Hello, Ana! Yung bigay mo, ginamit ko sa pagluluto. Ito nagprito. Ayun ako, guys. Nasakit ng ulo ko sa karning ko. Ayan. Nasakit na ang ulo ko sa karning ko. Alam ko na guys, may naisip ako kung ano gagawin. Nakita nyo ba to?
Ayan. Guys, nakita nyo ba to? Kasi natatakot na talaga ako. Baka ba ito lang si kanyang mukha. Mag-i-helmet tayo ha. Ayan guys. Bagay ba? Saan ka baga naman nakakita na magluluto, nakahilmet? Ayan. Iwas kilamsik tayo guys. Ah, hindi ko naman nakakita. Tatalian ko sana, baka makatakas eh. Ayan guys, tapos ito, dahil may shield siya. Baka yun din ko naman kalamsik. Ayan guys ha, o di ba? Lang kahit nakita na nagluluto na kahilmet. Oh, ayan. Ewan ko lang po ako matilamsik ang parang mantika. Tingnan mo natin. Ay, nagugulat pa rin ako eh. Nagugulat ako eh, meron na nga akong body protector. Aha. Ayan. Ang cute, no? Ang cute pala mag-frito ng karne. Tapos yung kilamsik siya ng kilamsik yung mantika niya. Tapos ganito lang ang gagawin natin guys. Mag-helmet lang tayo. Para tayo mag-ride. Ayan. Ang cute pala ng helmet na to. Ayan. Yung helmet ko pag nag-motor. Panagagala. Kasi araw-araw kami nakamotor ng asawa. Ayan. Oh, hindi na ako lalayo. Parang kung saan natin nakakamot. Okay. Titingnan ko nga ako yung hindi na ako magagula. Sabayin ko na yung sofa para mabilis. Sayang naman ang space. So, ayan guys ha. Dahil gutom na kami, tanghali na kasi nag-garden pa ako kanina. Yun. Inuna ko yung garden ko sa pagkakamang. Eh, gutom na po yung asawa ko at yung anak ko. Lingi na ng pagkain. Ay, nabalmasal naman sila. So, yun, nagluto na po. Ayan, guys. Ang init. Ang init sa ulo. Pero pipiisin ko to para hindi ako matilamsika na mantika. Yung mantika na yun. Talaga naman pag nagluto ay magtatalbugan. Guys, ano pang pwede gawin para yung mantika hindi matilamsik, eh, hindi siya yung natilamsik? Bigyan niyo po ako ng idea, comment po kayo sa baba, baka meron kayong alam para yung mantika ay hindi natilamsik. Guys, nakalimutan yung, ay, wala pala akong remote. Guys, nakalimutan yung toyo, yung panglagay. Magluluto na ako, wala pa yung toyo, buti na lang, halitong nilalagay. Ayan, minsan naman hindi natin lang sit. Tinanggal ko na yung guys helmet. Mainit kasi sa mga guys. Bihira kami kasi dito magluto sa bahay. Kasi guys, ang ginagawa namin, pag kapasok kami sa umaga, yung asawa ko doon na siya na kahit sa mami niya. Tapos guys, ako naman, hindi naman talaga ako nag-aalmusal sa umaga. Saka mo kanina ako nakain. Nagkakape lang ako. Tapos tinapay. Yun na po ang kinakain ko. So, hindi po talaga kami nagluluto. Then, sa hapon naman po, pag overtime ako ng hanggang 6, yun, dadalhan na lang ako ng asawa ko ng pagkain. Tapos, dito na ako kakain sa bahay. Tapos, siya, nakakain ako siya doon. Kasama yung mami niya at yung anak ko. So, yun guys. Kaya, bihira pala kami magluto dito. Saka, ngayon niya, dahil hindi ako umasok ng linggo, yun, gusto ng asawa ko na magpaluto ng chocolate bubble. Ayan, kahit hindi ako marunong, pipilutin, request niya. So, ano po ako kay Haring Google kung paano siya lutuin. Ayan po. Ayun yung way na, siguro maraming paraan ng pagluto ng chocolate bubble. Itong ginagawa ko ay simple lang kasi pag yung maraming sangkap, baka hindi ko naman nabili yun, kailangan pa rin natin ng tipid-tipid. So yun, masyadong tipid. Tipid sinturon kasi paghirap, maraming babayaran. Yung sahod, hindi sapat para magluho tayo. Kaya kung ano lang yun,
Mataya na, yun po. Kalahating baboy lang nabili ko. Yung tanghalian namin ngayon, kasi isang kapiyasi ko. Nagkastos po ako ng nasa 200 pesos. Yun. Isang kainan na namin yun. Pero guys, dapat gastos ko lang 100. Hanggang 100 kasi kung lahat po, ano ba, isang kain namin 200, utin na yun guys, maghapon 600. Eh, ang sahod lang po namin, minimum rate, 300 plus lang. Tingnan nyo nga naman, saan mas marami kayong gasto sa income. Kaya guys, ang ginagawa ko, pag wala akong pasok, or kahit sa gabi, nagpo-post po ako ng aking mga halaman, pinupost ko siya sa barter or benta, para kung yung walang ano, yung gustong i-barter lang ng mga white pots, yun, pinapa-barter ko lang siya. Tapos yung kung gusto naman, may cash, at least ay di may pera ako, pambili na yun ng ulam. Adi ba guys, yung mga halaman natin, alagaan natin yun ng... yung mga halaman natin guys, alagaan natin yan. Kasi yung mga halaman, pag lumago na siya, tapos gumanda na, nakaparami ka na, yan. Pwede po natin yung ibenta. So, yung mga nakaraan, nakabenta na ako yun. Ang ginawa ko dun sa benta ko, binili ko siya ng paso. Ayun, yung white pots na pinagtaniman ko, yung mga halaman, yung iba kong halaman, nilipat ko na yun. Ipo-post ko po yun, i-upload ko po yun sa aking YouTube, yung aking ginawa ng pagre-repot ng... Ang sarap na nito guys. Nakakagutom na to. Ayan. Salamat naman, hindi na siya natilamsik. Ayan na naman, natilamsik na rin siya. Wala kasi akong protection sa mukha, baka din lang. Ayan guys, sakit na ng ulo ko. Kasi kanina, yung natilamsik ang mantika, yung takbo ako ng, yung parang pag natilamsik siya, yung nailag ako. Ayan, nasa ito. Ayan guys, may pahabol pa siya. Ayan guys. Napilamsik ulit siya. Alam niyo yung guys, yung may protection siya na. Tapos, bigla siyang pipilamsik magugulat ko. Ayan. Ayan guys, tapos na. Bawasan ko lang itong mantika. Sasalin ko lang yung mantika dito para hindi ko kailangan. Masyado kasing madami kami. And guys, tanggalin na natin ito ah. Kasi magigisa na lang ako. Ayan. Nagpawisa na ako. Magigisa na lang ako kaya okay lang na guys, ibigisa na natin yung fried natin. Lagyan na po natin siya ng toyo. Wow! Nahangin na po.
sunod na natin yung tokwa. Parang ang sarap nito. Para lang ah. Itsura pa lang masarap. Ayan guys. Tikman natin kung pwede na. Aray ko. Ayan. Iyan ko muna mainit pa. Bago ko ilagay yung sili kasi yung dalawang bata hindi po sila kakain ng sili. Ayan pong isa. Yung pamangkin ko hindi siya nakain na may sili. Pero yung anak ko nakain siya kaya mag-iwalay pa rin. Kung napapansin nyo guys, wala siyang seasoning. Hindi po ako maglalagay. Toyo lang po nilagay ko dyan. Wala nang iba. Ganito lang po yung pagkain nila. Baka nga po isang gayat lang makain nila kasi ayaw po nila ng karne. Hindi po sila mahilig. Tokwa na lang yun natin. Ihiwalay. Then guys, ito na. Lagyan na natin yung chili. Ayan guys, lagyan natin siya ng konting asukal. Para malamis na niyo. Yun po ang nilalagay kong pang sesame. Tapos kulang po yung toyo. Kulang yung toyo natin kasi gusto ng asawa ko yung medyo may sabaw. Kaya dadagdagan ko ng toyo para malagyan siya rin. Meron po ditong nadukot ng ulam ng dalawang bata eh. Ganyan po yan. Pag nagluluto ako, dinudukot na yung pagkain, yung ulam. Paborito niya po kasi ang karne. Hindi po siya nakain ng gulay. Karne sa kanya pampahaba ng buhay. Pag hindi siya nakatikim ng isang linggo ng karne, naku, nangihina na po ang katawan. Pagkainin mo yan ng itlog at hotdog. Ewan ko lang sa inyo. Ito na ang ating ulam. Ayan. And guys, oh. Parang ang sarap niyang kainin. Mukha yung lasa niya. Pero parang masarap nga naman. Ah, diba guys? And guys, kung nagustuhan nyo po ang pagluluto kong ito, please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye-bye.